Ilang years yung pinirmahan mong contract sa inyo? 2 years. 12 movies. 12 movies. Wow. Ano nang project mo doon? Wala pa sa ngayon eh. Kasi kakasign ko lang talaga. Wala pang isang week ko. And, issue-shoot ka, diba? Oh, ayan. Ito din pala, may issue-shoot ako sa Gen Z. So, ano ba? Preparation mo sa Valentine. Parang preparation. Siyempre, may jowa ka ba para i-date? May surprise ka ba? Paano may celebrate ang Valentine's Day? Doon lang kami sa bahay. Magluluto siguro ako. Basta, andun din kasi kapatid ko. So, at least at the same time, magbabanding din kami. As a family, hindi lang. As a partner lang. So, ayan. Ang importante ay magkakasama. Yung single, yung special someone. Meron. Pero yung family yung kasama mo. Sorry ba? Pero yung family yung kasama mo. Sa Valentine's Day. Hindi. Yung kapatid ko at saka isang friend ko at saka yung girlfriend ko. Non-showbiz. Pero super supportive niya sa akin. Never naman siya. Hindi silosa. Hindi naman siya silosa. Basta as long as magkakabuti din sa akin. Ano. Alam niya naman kasi na kahit anong gawin ko sa buhay, basta ang importante, wala akong ginagawang masama din. Alam niya yun. So, kaya supportive na yung girl. So, anong ginagawa mo ngayon sa buhay? Ang ginagawa ko ngayon is, actually, nitong New Year lang, okay. Ginawa ko is, tinry kong i-improve yung sarili ko. So, everyday, nai-meditate ako. And for about 15 to 20 minutes, and nag-try din ako yoga. Para at least something new about sa sarili ko. At may susulat pa rin ako ng song. At looking forward soon na mag-release na ng first music ko. Kaya, kung nanonood kayo nito, sana abangan niyo yung first song ko soon. So, sino yung first love mo? First love ko? Actually, singing eh. Kasi sa family namin, sobrang, alam mo yun, bonding namin is kung ma-on lang yung karaoke, magkakaisa na dun, magkakanta. Kaya, singing. I'm more into singing. Kaya, anong genre yung Mahilig ako sa ano, sa mga pang-chill lang, reggae. Yun ang trip ko. Pero, di ko pa sure kung reggae yung first ko i-release or gusto ko sigurong medyo pang broken heart muna pala. At least, madami kasing broken heart dyan, kaya baka makaka-relate kayo. Ikaw ba na broken heart? Normal naman sa atin yan, as a person. Pagdaanan din yung broken heart sa family, sa loved one, sa kahit ano eh, sa kahit anong estado ng buhay. Ganun talaga, pero nasa sa'yo na yun kung paano mo siya i-handle at paano mo gawa ng way para maging okay ka sa person. Sa pagkocompose mo ng mga songs, ano yung mga naging inspiration mo? Actually, hindi ko, yung mga song na mga nasusulat ko, hindi ko naman siya actually yung tipong gusto ko magsulat ng ganito, gusto ko magsulat ng ganito. Hindi naman siya kasi ganun eh. Ang ginagawa ko kasi, pag once I'm in the mood, kumari masaya ako, nagsusulat ako nung song. Minsan nga, nakapagsulat lang ako na nagsi-CR lang ako. So, ayun. Hindi siya ano eh. Minsan unexpected siya kung nasaan yung moment na sobrang I'm in the mood na magsulat. Maybe happy, angry, or sad, or kahit ano, basta kahit anong emotion, tinatry kong ilabas yung emotions ko through writing songs. Sa Ben and Jim, bakit hindi ka nakasama sa season 2? Ayun ang abangan nyo na lang, guys. Kaya ayoko na magsabi ng iba basta abangan nyo na lang. Asa nandun ka? Nandun ako. Maybe hindi kasi wala ka sa ano sa posters and teaser, wala. May pasabog nga. May pasabog. May pasabog. Papasabugin natin. Anong pakiramdam? Grabe star-stud eh. Ang dami-dami yung cast ko ng Ben and Jim. Yung sama-sama yung mga beat. Yun nga eh, nagulat din ako eh. Kasi si Miko andito din. So, isa din sa ano, V
BL King din yun. So, so ayun, medyo happy-happy din naman. Mas lumaki yung Ben X and Jun family. Wala. More of ano lang. More of good memories lang with them. Ano yung na-expect ng mga... yung mga mahilig na kagandang air sa season 2. Ah, yun. Ng BX forever. BXJ forever. And guys, ang season 1 ng Ben X Jun kasi is medyo iba siya eh. Etong season 2, sobrang iba niya sa season 1. Kaya ang dami niyong kabakabangan, ang dami mga bagay na hindi niyo in-expect na may paganito pala yung Ben X Jun. Kaya abangan niyo na lang. Ayoko na magsalita, basta mag-abangan niyo na lang. Ikaw ba kung o-operan ka ng mas sex, mas sexy or daring ng BL, tatanggapin mo? Depende, depende. Hindi ko, basta ano, depende sa mapag-usapan namin with Tita Amanda. Mm-hmm. Kung ano yung role, kung ano ba yung mga gagawin. Maybe oo. Basta pag-uusapan mo. Yung ginawa ng kapatid mo rin dito sa Pistis, yung halos makita ang kaya. Kissing scene, lahat-lahat. For now, di ko pa siya maisip eh. To be honest, di ko pa siya maisip kasi... Yung mapat exposure. Oo, hindi ko pa naman siya... Ganon. Never pa din naman dumating yung time na may offer na ganon. So, minsan na pag naiisip ko naman siya. Pero, ano yun, ayoko muna i-pressure ang sarili ko kasi wala namang dumarating sa akin ganon. If ever siguro may darating sa akin ganon, doon na ako, ano, mag-iisip kung ano talaga. Kasi I don't know the feeling. So, kumusta na ang career mo ngayong 2021? So far, so good naman. Kasi nagsimula ako this year na, ano din, naging productive din yung... Ano mga ginawa mo? Di ba pumirma ka sa Rigal? Sa Rigal? Yes! Pumirma ako sa Rigal. At movie contract ko ito. Okay. For, ano, for 12 movies. At ito may gagawin. After kong nag-sign, last week na kasi ako nag-sign eh. After kong nag-sign, may isang series akong gagawin. Wow! Sana abangan nyo guys. This year. Tapos movie, soon din. Oh, movie, soon. Kasi kaka-assign ko pa lang talaga guys. Chill muna sa ngayon. Kumusta naman ang buhay Prestige? Okay naman, eto. Kinis pa rin. Prestige talaga. Ayun, gumagamit naman talaga ako ng Prestige. As in, kahit before matulog or after matulog. Kasi isa din siya sa, actually, yung mga sabon, to be honest talaga, hindi ako humiliyang sa mga ibang sabon, pero nung tinry ko yung ano, ito yung sabon na madalas kong nagagamit, to be honest. So sabon yung paborito mong product ng gusto? Sorry? Sabon yung paborito mong product ng gusto? Oo, yung sabon ng gusto ko, yung Kochi. Iyang ka. Iyang ako din. O sa Showtime, hindi ka namin nakikita na nag-host. Di ba meron doon mga online chu-chu-chu? Nag-showtime online naman ako every week. Ay, meron? Schedule kayo? Oh, by schedule naman. Kaso lately, hindi ako, 2 weeks na siguro akong hindi nakapag-schedule kasi nga, madami din yung ginagawa. So, ayun. Medyo wala muna for now. Nami-miss yung live? Oh, sobrang nakakamiss. Lalo na yung nag-pop-up kami with Bida Mans, mga Bida Bros ko, so yun isa yun sa moment na nakakamiss at yung magpasikat na makakabanding yung host na di mo makalaing makapros mo rin sila, ganun. Diba, back to ano tayo sa singing, sino yung mga music influencer mo? Music influencer? Care mo ba? Actually, joke lang. Influencers mo? Oo. Influencers. Actually, idolo talaga to yung si sumali ng The Voice, yung reggae, si Kokoy Balde. Ah, okay. Kasi, hindi lang sa singer siya, pero he sings with his heart kasi. So, I'm more into that kind of singer kasi yung may love sa music, may passion, may buhay yung every lyric na nilalabas ng bunganga niya. So, ayan, si Kokoy Balde. Paano ka nahilig sa reggae? Actually, bata pa lang kasi ako eh. Yun yung mga... Bob Marley, mga... Hindi naman talaga Bob Marley, pero mga songs ni Bob Marley. Pero yung mga, meron din naman mga locals na yung mga island vibe lang. And mahilig ako sa beach. Mga reggae. Oo, mga reggae. Chill reggae lang. Pero hindi naman yung sobrang ano naman. Yung basta chill lang na... Pero may konting reggae. Yun na. Masyado ma-explain eh. Basta soon! Back sa BL naman, if ever na mabibigyan ka ng bida na BL ka, na we
willing ka nang gawin lahat, sino sa tingin mo yung pwede mong makaparty? Sino ba? Na hindi ka na mahilang, wala nang awkward. Gusto mo ba si Miko? Napapaisip ako si Miko, pero kung si Miko, pwede naman siguro kasi close ko naman si Miko eh. So, pwede si Miko. Miko, alam mo na. Magkakaway daw kayo man. Hindi daw kayo offline. Issue kayo ha. Joke ko. Hindi, never kami nag-ano. Ang friendship kasi namin ni Miko, ano kasi kami. Prangka kasi kami sa isa't isa. Okay. Alam niyang prangka ako. Kung may mapansin ako sa kanya, hindi goods. Sinasabi ko agad siya kasi, sa kanya kasi ayoko din namang magtago sa kanya. Kasi ano, part ng friendship yun eh, maging totoo kayo sa isa't isa. Kaya minsan may tampuhan pero normal sa isang friendship. Pero siya ganun din ba? Baka tinatanggap niya kaagad din yung pagiging prangka mo? Kilala niya naman na kasi ako eh. Kaya, at alam niya namang hindi ako nagiging prangka dahil sa mga maling bagay. Alam niya namang nagpa-prangka ako dahil sa mga ikakabuti lang din. Ganun. So, parang, alam mo yun, we respect each other. So, ganun. It's more of respect sa friendship namin din. Nag-text si Miko, hindi ka naman daw niya close. Charot! Charot lang. Charot lang. Okay. So, nilook forward mo ngayon 2021? Nilook forward ko is makapag-release ako ng maraming music. At more movies, more series. Ano, basta kung anong darating sa career ko ngayon, tatanggapin ko at bibigay ko ng best ko hanggang sa mapalaking role man or mapaliit na role. It's the same, basta kailangan ko lang tuduhan. Trabaho. Yeah, trabaho pa rin yan, guys. I'm grateful for everything. Nagtitiktok ka rin? Minsan, pero hindi ako yung tipong madalas eh. Kasi masyado akong na-focus kasi sa ano, sa lifestyle ko. So every morning may routine ako, nagbabasa ako ng book. Okay. Nagiinom ako ng basta more of gumagawa ako ng hindi naman sa umiiwas sa social media pero more of ano siya eh, gusto kong i-improve yung sarili ko as a, you know, as a person. If ever gagawa ka ng pelikula sa Regal, yan, may launching film ka na, sino naman babaeng gusto mo makaparehan mo? Sana si Bea Alonzo. Crush ko yun eh. Pero kung hindi, basta't sino, basta't mayroong work, okay lang sa akin. Kahit sino, okay lang. Okay, sige, promote mo na yung social media accounts mo. Ayan guys, so by the way, I am Johannes Whistler. Follow niyo po ako sa social media accounts ko. Sa IG ko, Johannes_Whistler. Sa TikTok, Johannes Whistler. Sama ko na yun. Sa Bigo din guys, nagla-live ako. Super Johannes. At Facebook, Johannes Whistler. Follow niyo ako sa lahat guys. At abangan niyo yung Ben X Gym Season 2. Ano, Ben X Gym Forever. Ang daming kaabang-abangan dito. Parang BL, ano to eh. BL, ano to. Ano ba tawag doon? Parang nag-mash up yung mga BL, ano, nagsama-sama. Kaya abangan nyo guys, madaming pasabog, madaming hindi nyo expect na may ganito pala sa Ben X Gym Forever Season 2. Yeah. Thank you so much guys, thank you. Salamat.